are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Sa naging article ng Manila Bulletin, sinabi na as updates run on the evening news shows after the election, many can't help but praise female news anchors Karen Davila, Vicki Morales, and Mel Tiangco for getting straight to the point as they do their broadcast. These Filipina newscasters are asking the right question. Mula nga sa article ng Manila Bulletin, narito ang naging kwento sa mga eksena ng mag-interview o magtanong nga ang mga nasabing news anchor na ito sa naganap na halalan. On Monday, May 9, Filipinos went to their designated precincts to exercise their right to vote and elect the next leaders of the Philippines. Pero, syempre, may mga pangyayari na hindi ina-expect na mangyayari. Or, unfortunately, unusual things did go smoothly in some voting locations in different parts of the country, from failing vote counting machines or VCM, and missing names to disorganized voting process and more. People want to get clarification from the Commission on Elections or COMELEC for these mishaps as they air their frustrations online. As updates run on the evening news shows after the election, many can't help but praise female news anchor Karen Davila, Vicki Morales, and Mel Tiangco for getting straight to the point as they do their broadcasts. At ito po, due to technical difficulties, voters were unable to cast their votes in many places and protested to extend the voting period. During her interview with COMELEC Commissioner George Garcia and TV Patrol, Karen asked, ano ba ang kakailanganin para ang COMELEC and bank ay magdesisyon na i-extend? 2 oras lang naman po ang hinihingi. Mind you, Commissioner, hindi kasalanan ng pandemya kung bakit ganito ang pila. She continued, paano naging kasalanan ng tao yon? At paano naging kasalanan ng pandemya yon? What will it take? Meanwhile, si Mel Tiangco naman ay nag-express ng kanyang pagka-disappoint with what people went through during the election and even recalled past test runs done that ensured the VCMs will function well on the said date during her chat with news reporter Tina Panganiban Perez on 24 Horas. Bago tayo mag-eleksyon, kung maalala mo, eh nagkaroon yan ang malawakang pag-examine dyan sa bawat mga VCM na yan, diba? Para nga maiwasan precisely itong mga ganitong mga kaganapan para sa ikagaganda ng ating pagtingin o pagtiwala sa magaganap o nagaganap na botohan. Mel said, ano daw ba ang kinulang at bakit hindi nakamit yon? Nagkaroon pa ng tinatawag na contingency VCM. Naalala mo, Tina, meron pang mga ganon. Sa katunayan, imbes na napakarami dati nung huli nating eleksyon, napakarami more than 12,000. Binababa nila yan sa mga mahigit 1,000 sapagkat then they were almost sure na hindi napapalpak ang mga BCM na yan. But there has got to be a very good reason na sasabihin ng COMELEC kung bakit nagkaganyan sunod-sunod. Anyway, marami naman na naging maayos ang halalan sa kani-kanilang lugar. Meron lang talagang mga area na hindi hawak ng bawat namumuno o ng mga teachers ang mangyayari o magaganap. Kaya naman, ang kudos nga daw kila Mel Tiangco, Karen Davila at Vicki Morales dahil sa straight na pagsasabi sa COMELEC sa mga naging problema at sa di umano ay kapabayaan ng mga ito. Anyway, ilang mga netizen naman ang nagsabi na bias daw ang tatlong ito sa kanilang pag-interview na tila may pinatatamaan. Sabi nila malinaw ang tinig at naghuhumayaw ang majority ng sabayan Pilipino na si Marcos at si Duterte ang itinilaga. Hindi nyo ba narinig? Nakita o bulag o bingi lang talaga kayo? Sabi ng isa, nagsasaya ang mga trolls pagkapanalo ng mga unitibs eh kahit sila alam nilang dayaan ang eleksyon na nangyari. Pero sa grand rally, nilalangaw sila. Yan ang patunay na dayaan ng eleksyon. Account lang marami sa inyo. These three were filed with dismay while reporting recently. It was obvious on screen too much biases even before the election. One of the reasons why their bet didn't win, they made their audience piss off. Sabi ng isa, how to decrease the bitterness of ampalaya? A well-known method is by soaking the bitter melon in water with some salt. You can start out by pouring water into a bowl and placing a large pinch of salt inside. After that, you can put your sliced ampalaya inside. You can keep it in the bowl for just a few minutes or for better results overnight. Then, once you're done, just drain the mix of water,
rinse the slice, and then dry them. Yan nga ang pagbibigay naman ng advice ng isang netizen kung paano daw mawala ang pait ng ampalaya. Ang isa ay sinabing not praise but shows that they are biased, which means they don't deserve to be in the news media. Those aren't their views, those are their biases. Say it for what it is, mainstream media are biased. Say ng isa, these three newscaster, why praising them? Halatang may kinikilingan, may pinoprotektahan, serbisyong oligarko, lamang ang mga news anchors na ito. Lumalabas din ang tunay na kulay ng mga yan, namulat na ang taong bayan, bistado na kayong lahat. Yan ang sinabi nila. Well, marami nga ang nagpuri pero marami rin ang tumiligsa sa tatlo dahil halatang halata naman daw na bias ang mga ito. Sana nga daw ay matanggap ng mga bumoto kay VP Lenny Robredo ang kanilang pagkatalo at ipanalangin at igalang ang bagong uupong presidente. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.